Hello guys, good morning. This is Kix Cortez and welcome back to my channel. And this is just an update or continuation of my first part vlog in Alcasab Salt Plat. So, sa mga hindi pa nakakapanood, you can check the link here or in the description below. And without further ado, huwag na nating patigalin at let's get right into the videos. Okay guys, after a few minutes drive dun sa ano namin pinuntahan kanina, we made it here in Yushaiger, medyo malangaw. So this is Heritage Village. Malangaw. So merong museum. Yan ang Al-Salem Museum, 10 real ang entrance. Gawa sa putik at straw yung mga bahay dito. Ayan. So lahat ng building makikita nyo dito is mga gawa sa mud at straw. Ayan. Grabe. Ito yung pang-mill nila ng grains dati. Ayan oh, mga timbangan nila na pagkalaki-laki. Ayan. Lahat ng mga yan antique. So, meron ding museum dito at saka mga souvenir item, souvenir shop. Ito yung mga pamaypay dito sa Saudi. Ganito yung pamaypay nila dito. Ayan, oh. Ibang klase ang pamaypay nila, hindi tulad sa Pinas. Ayan, parang plug lang siya na winawagayway. Pasok tayo, titignan natin sa loob. Ayan, ayan, nakikipagtawaran. Ayun, mga mat bibili dito. Medyo mahal ang kanilang paninda dito sa tindahan. Ayan. Papasok kami sa mga ibang pasilyo. Ito ba yan? Oo. Ganda na. Napakaganda ng mga bahay dito. Lagyan mo na lang ng sapato. Parang subdivision. Ini yang
Ayan, ikot-ikot pa rin kami dito sa may Yushiger. Kung saan-saan kami nagpapasok-pasok, paikot-ikot yung mga pasilyo. May nahanap kami. Hindi pa rin makita. Ayan, nagpumasok kami dito sa museum na ito. Nagbayad kami ng 5 riyal. Ito yung mga makikita dito. Ito yung taas ng bahay. So ito yung lagay nila ng tubig. Tubig. So dito naman. Dito naman tayo sa kabilang side, mag-iikot. Para grabe lang, sobrang dami lang ng ano langaw dito sa may Yushiger kasi probinsyang probinsya. Okay. Ang dami, hindi namin alam. Daming pasilyo yung pwedeng pasukan. Ayan. Yung iba sira pa, yung nasira yung mga ibang bahay. Ayan. Nag-collapse yung mga ibang bahay dahil gawa sa mismong putik yan at straw. Pero yung iba na-renovate yung iba, so nagagamit nila ulit. Ang daming langaw talaga. Siguro soon mare-renovate din ito. Sabi. Ayan o. Pati ang mga poste gawa sa ano lang mga kahoy-kahoy. Ayan. Oh. Yeah, try nating umakyat dito sa bahay. Medyo sira kasi siya, collapse. So, kung makakapasok. Ah. Medyo pangit lang yung hagdan. Oo. Ayan. So, ayan siya. So, ito yung loob ng bahay. Ganyan. Putik. Gawa mismo sa putik. Kita niyo putik talaga gawa. Ito yung isang bahay na inakyatan namin. So medyo mas okay ito. Tingnan yung cabinet. Gawa din sa ano. Yan yung mga cabinet nila noong unang araw. Ganyan yung mga lahat built-in. Ang bubong gawa sa bato or putik. Yung iba bato na malalapad tapos may mga kahoy-kahoy. Ayan. So dito, ayan, built-in din. Dahan-dahan sa pag
apak-apak kasi baka biglang malaglag sa ilalim kasi lumang-luma na ang mga bahay dito. So, as you can see naman, lumang-luma ang mga bahay. So, picture at all new ways. Yung pinakaano doon? So ganito yung mga traditional na pinto dito sa Saudi. Ayan, gawa sa kahoy. So ang laking mechanism niya, ganun yung ibababa mo siya. Aray, maglalak na. Ayan, ayan, try natin sa ayan. So nakalak na siya. Ayan. So pag inangat mo, hila, bukas na. So iba-ibang style. Ayan. Ayan. Busy sila sa picture taking. May director, may assistant. Ayan o. Ayan o. Si director at saka si assistant, yung photographer. At yung model, ayan o. Ayan yung model o. 3, 2, 1. Ayan o. May lang ako kasi. 1, 2, 3. Nakaka-istorbo yung mga lango sa pictorial. Ayan o. Tuloy pa rin ang picture taking ng mga aming kasama. May pictorial. Ayan o. Ayan yung production crew. Ilalagay daw sa ano, FHM. Kaya todo picture sila. Ano kayang feeling ng titira sa ganyang mga bahay noon? Nagawa sa putik. Ang inaano ko lang, parang pag sumandal ka dyan, eh, didikit lagi sa dami ko. Ang ano. Kasi nga, putik. Kasi, di ba o? Kasi putik. Iba naman yung nila mga ito. Oo. Ayan o, gawa sa putik ang mga yan o. Diba? So ito, ibang klaseng saraduhan naman siya. Ano, paano ba ito? Iba yung door handle niya. So, nakakalito lang yung mga ali. Ang daming pasilyo na hindi mo alam kung saan ka dadalhin. So, naghahanap pa rin kami ng ibang spot dito. So ito totoo siya na ano lang. Pero yung sa loob niya, oo, parang nilagay mo na, para ma-preserve yung katawan. Parang masyadong bloated naman. Ayan. Ada,
So ganito ang mga traditional na kainan sa loob. So ito yung kitchen nila. Ayan. Ganyan ang kitchen. Bahasa Inggris mo. So ito yung tour namin, yung parang may-ari ng buong ano, pinapakita niya yung ay ang ganda doon oh. Yung no, kubo. Grabe ang ganda. Ada mau ya kulu jowa. Ada mungkin ada sewi shufal kabir, mungkin sewi bufia. Restoran. Yes, the restaurant. So may mga andam lahat ng yan mga preserved animals. Half jelsa, half sleep. Half jelsa. Ayan o. Wow, magkayakap yung ano, preserved animals sana all. Half jelsa. Lahat ng yan mga preserved animals yan. Ay, ang ganda dito o. Ay, magpicture tayo dito mamaya o. Mamaya, pagkatapos niya ba ito? Oo. Gusto ko dyan. So ngayon, uakit naman tayo dito. Tinuturo kami dito sa kanyang villa na napakaganda. Grabe lang ang mga langaw. Baba Mia Mia. Ayo. Ada. Ada kapir mudir. Ada hakiku. Ada. Baba. Ayo. Ayo sabi picture tawa sama Baba. So according to Baba, yung may-ari niya tong place na ito, so you can book this for 500 reals per night. Buong lugar na ito. 500 lang. So ang daming place, ang daming room, ang daming pwedeng magawa, pwedeng mag-party. May kitchen, may mga toilet, kumpleto siya. So ma-experience mo yung Arabic ano bang tawag doon? Arabic na pamumuhay sa ganitong lugar. Overlooking ang buong Yushaijur. Ay sa likod namin dyan sa baba ang buong Yushaijur. Siyempre walang katapos ang pictorial. Ayan. Tapos na ako sa pamasyal at magla-lunch muna kami dito. Set up na yung lunch namin doon bago umuwi ng Riyadh. At gutom na kami. Kainan na. Dami na naman. Okay guys, finally nakauwi na kami ng Riyadh at right after ng lunch namin dun sa park, nagpakat na kami at diretso uwi dito. Hindi na ako nakapag-video gawa ng sobrang dami ng langaw dun sa may Yushaijur. Lalo na nung kumain kami, talagang dinumog kami ng mga langaw. So hindi kami makapag-concentrate at madalian ang pagkain namin. And for those who want to visit those place, I highly recommended na magbaon kayo guys kasi wala kayong mabibilihan na pag
makakainan doon at walang McDonald's, walang Starbucks. So hindi ka ganun na commercialize yung mga lugar doon, mga small town lang sila na napaka peaceful at tahimik na lugar, walang traffic, walang ingay. So yun ang ma-enjoy mo dun sa lugar na yun, besides dun sa mga ibang attraction na pwede mong mapuntahan doon. So dun naman sa Salt Flats, sa Alcasab, hindi namin talaga ma-expect na, or hindi ko talaga maisip na mayroon talagang ganong lugar na natural na nangyayari sa dito sa Riyadh, kasi napakalayo sa dagat. So ang laking pala isipan kung paano nangyayari o nagkakaroon ng salt water doon na nagiging asin. And then dun sa Yushaijor naman, wala ako masyadong nakitang pagbabago since nung nagpunta kami ng 2015, almost the same pa rin. Marami pa rin mga bahay na hindi tapos. But yung ibang bahay naman, ano na sila, renovated and ginawang museum na pwede mong puntahan. Yung iba may bayad, yung iba free. Yung ibang bahay naman na hindi pa ganun gawa, yung mga sira pa, pwede naman kayong umakyat, but make it sure na mag-ingat lang, kasi hindi nyo alam kung baka bigla kayo lumusot sa ilalim. So lahat ng mga bahay doon is gawa sa putik at straw, or yung mga parang damo-damo. So just check my description, ilalagay ko doon yung mga location and some details. So I'll just end my vlog here, and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Again, this is Kix Cortez, and see you guys next time. Bye.